What's going on, guys? So, since wala tayong ride, mag-unboxing tayo ng AGV helmet. AGV Sport Modular Helmet. So, ayan, mga moto. Pakita ko sa inyo yung loob. So, tagilid natin ganyan para makita nyo. Nandahan lang kasi bago mulo yung helmet, magasgasan, bagong-bago. So, ayan, kita nyo, ang ganda ng loob, oh. Yeah. So, ayan ang helmet. Wow. So, ayan, pakita ko muna sa inyo yung helmet bago ko ipakita yung laman. Kung ano ba yung mga kasama. So, ayan ang helmet, mga kamoto, no? So, yung AGV dust bag niya. So, high quality. Ayan. Meron pa siyang sabitan dito. Open natin. Nandahan. Mamagasgasan. Oop! Ah! Hindi na mabagsak. So, ayan mga kamoto. Tapos nakabalot pa siya sa plastic, no? So, yung plastic niya is para may protection sa loob. Para hindi magasgasan. Kung makikita nyo. Ayan. So, 0% of chance na magasgas yan. So, kahit nakalagay ito. So, ayan ang helmet kamoto, no? Ayan yung AGV Sport Modular. So, size XXXL. Ayan. So, 100% carbon. Shell and chin guard. So, ito yata yung sabi. Ito yung shell niya. Tapos, ito yung chin guard. So, ayan. Kasi sport modular. So, kaya tinawag nilang chin guard to. So, yung ventilation niya. Reversible interior. Ayan. So, pang pang winter at saka pang summer. So, nababaliktad yung loob niya. So, lightweight, magaan. Dahil nga carbon. Tapos yung field of vision niya. So, maganda, malapad. So, ayan kung nakikita nyo. Ang lapad ng visor niya. Okay. So, paano buksan yung visor? Ayan. Didinan nyo lang dyan. Tapos itataas nyo. Ayan. Tanggalin natin muna ito saglit, no? So, yun. Ang visor niya is merong ilang, paano, ilang open ba to? So, ayan. Pindutin mo. Tas mo ng konti. Yan. So, slightly open. Nakalock pa rin siya mga kamoto. Nakikita nyo. Ano ba yan? Malapit-lapit natin. So, ayan. Nakalock pa rin siya. In case of accident, hindi siya matatanggal. Hindi siya bubukas ang visor niya. Kahit nakaganto, no? Kahit nakabukas. So, ayan. Para ma-allow mo na pumasok yung hangin. Kung medyo mainit yung panahon. So, secure pa rin. So, pag click mo ulit yun ang isa, tinaas mo. Ayan. Slightly open, no? Slightly open pa rin. Tapos, kalahati. Tapos, yung buong bukas. Ayan. So, ayan. Kung makikita nyo, ang ganda ng harap niya, no? So, may chin, may nose guard siya, lambot. So, ayan, goma. And then, meron din siyang sun visor. Wow! Oh my God! Wow! Nice! So, adjustable sun visor din. So, paano tinaw? Yun. Na-adjust dun. So, pwede mo pang iangat o ibaba. Ayun, o. Oh, yan, mga moto. So, adjustable. Yan. So, kakamain mo lang. Pwede mo siyang itas ng konti. Pwede mo siyang ibaba sagad kung ayaw mo talagang mahampas totally yung mukha mo ng hangin kapag nakataas yung visor mo. So, nasan yung pinaka-switch niya nandito? Ayan o, mga kamoto. So, pa-atras is pabukas, pababa. Yan. Nakita nyo. And then, paharap is pataas yung visor, no? Yung sun visor. And then, isa pang click, lock. Yan, mga kamoto. So, maganda to kasi yung ibang dual visor helmet, ang nangyayari kasi, pag nalubak ka, ganyan, bumababa ng kusa. So, eto, may pinaka-lock pa siya, oh. Tingnan mo, oh. You know. Bam. Yan, may pinaka-lock pa siya. So, kahit malubak ka, hindi siya bababa. Boom. Nice. Tas muna natin. Sara natin yung visor. So, madali lang magbaklas ng visor nito, mga kamoto, no? So, eto, kung nakikita nyo, ayan. Yan sa may visor na yan. Ihilahin mo lang pababa. Pagkailan mo pababa,
Hila palabas. Yan, hila pababa. Ayaw. Ah, dapat nakabukas lahat kamoto. So sorry ah. Dapat pala nakabukas na maayos yung visor bago matanggal yung visor. So ganun din sa kabila mga kamoto. Ayan. Tanggal na yung visor, no? Ayan yung visor niya. So malapad yung field of view niya. So nakikita niyo yung linyang yan. Diyan nakakalagay yung kanyang pinlock, anti-fog. So mamaya papakita ko sa inyo. So max vision pinlock niya, no? Yan. Then pag ibabalik naman ulit ang visor, so ganun lang, vice versa, itapat mo. Yan, tatapat mo doon sa bilog, tapos hihilahin mo pababa, then lubog ng konti, bitaw. Yan, nakalak na yan. Then eto, hila pababa, lubog, bitaw, nakalak na. Yan, ganun lang kadali mga kamoto kung makikita, no? Ayos. So ang ganda ng pagka-carbon nyo, grabe. So ano nyo, so nanotice ko sobrang gaan, no? So XXL, XXXL kasi, no? Triple XL kasi yung size nito. So kaya medyo mabigat siya compared dun sa small size ng shell. So ilan ba ang sizes nito? Tingnan natin sa AGB website. So sa AGB website, ang sinasabi nila is meron siyang size na extra extra small. Hindi nyo yata nakikita. So sasabihin ko, ayan, ayan, ayan. Extra small, 53-54. Small, 55-56. Medium, 57-58. Centimeter yan. Large, 58-59. Extra large, 60-61. Extra extra large, 61-62. And then yung extra extra large is 63-64. So ayan mga kamoto. Sukat yan ng centimeter niya, no? And then basahin natin yung content description ng helmet. Okay, carbon fiber shell and chin. So ayan, shell, ito chain chin. So specific structure achieves the same protection performance of MotoGP's Pista GPR in an incredibly lightweight construction, combining the highest levels of comfort and safety. Designed to offer 190 degrees horizontal view as the human eye capability. So yan, maganda yung ano niya, no? So sinabi ko kanina, malapad yung visor niya. So hindi siya sagabal sa view. Sport modular has been conceived in the wind tunnel of superior quietness, aero stability, and ventilation. So yon, oh. So ayan, nandiyan lahat sa AGB website ang details. So 700, ito pala yung matte carbon. So yung ano niya, yung gloss carbon is mas mura ng konti, 700 euro. So bale pumapatak siya ng 39,200 ang SRP ng gloss carbon nito. 39,200 or 700 euro mga kamoto. So ayan, pag-usapan naman natin yung ventilation. Ang ventilation niya dito sa rapeto, sa yan, taas baba lang, napaka simple, no? And then ito, slide lang din. And then ito, ventilation din to kamoto. Yan. Slightly open 'yan. So diyan napapasok yung hangin dito. Sa awang ng visor pagka naka slightly open. And then yan, rear vent. So dyan yung labasan ng hangin. Yan. And then meron din siya dito. So eto hindi nasasara. So I think eto yung papasok na hangin dito sa loob ng etong foam natin, no? Itong chin foam. Pag pumasok dito ang hangin, dito mismo, dito ang labas ay dito. Yan, so bukas yan lagi. Grabe yung details ng pagka-carbon nito mga kamoto. Ah, nakikita pala ako. Diba?
sa sobrang kinta ba pati yung itsura ko nagre-reflect, so hindi muna tayo magano no, hindi muna tayo magpa-face reveal. So ayos lang natin yung buhok natin kasi baka makita tayo. At least okay. Yan, so so yan mga kamoto. Yan yung AGB Sport Modular Helmet, modular modular. So yan sa loob, meron siyang double D-ring lock retention system. So ano ibig sabihin ng double D-ring? Yan. Ganyan ang lock. So yung kasing karaniwang lock na nakagis na natin, no, is hindi ganito. So yung ni-slide lang siya, hihilahin mo, then hila. Ito, yan. Medyo pagbago kang rider, no, pagbago ka dito, mahirapan ka. Papasok mo yan, hihilahin mo yan, then dito, dito, and dito. Sa una, napakahirap, lalo pagka ito yung first helmet mo, yung ganyan, na double D-ring. Mahihirapan ka, so isipin mo na, babalik na lang ako sa quick release. Pero ang totoo, mas safe to, no, mga kamoto. Lalo na sa racetrack, kasi sa racetrack required ang double D-ring system dito sa Italy. Ewan ko lang sa Pilipinas, no, not sure. So, hindi siya racetrack helmet. Inulit ko siya ay race sport touring helmet or road helmet. So, dahil nga modular siya, naitataas siya. Yan. So, yun yung loob niya. Yan. So, yan yung loob niya, mga kamoto. So, yan nga. Reversible warmer side. So, yan. Pwede mong balik tarin yung kanyang foam sa loob. So, pagka winter o kaya summer, pwede mong balik din, depende sa panahon, no? O, para kung may ibibigay niya siya yung comfort na gusto mo. So, ang ganda, meron pa siyang tatak dito sa loob, kung makikita nyo. Teka, ewan ko lang kung makikita, no? Basta, ayan, dito. AGB Extreme Standard dito. Ayan. So mukhang hindi na ito sa camera. So meron yan, meron siyang nakasulat na AGB Extreme Standard Helmets. And then ano pa ba? So meron siyang, ano pa ba kasama nito? Meron siyang extra chin guard. Yan, chin curtain mga kamoto. Oops, natanggal natin. Ayan. So mas makapasa, pakita ko sa inyo kung ano ba yung kanyang kasama. So sa loob ng helmet, ng box, meron siyang yan. Ganda ng box, no? Anti-fog. So, mas malapad. Hindi siya sagabal sa view. I like the view. I like the view. So, yan. Yan. Yung anti-fog pin lock niya. So, saan ba ito ginagamit? Sabihin ko na rin, no? Para baka meron pa rin kasi hindi siguro mga nakakalam. So, pagka tag-ulan, malamig, para hindi mag-fog yung helmet nyo. Tapos, pag nasa, ano ka, nasa tulad dito sa Italy, pagka winter, so kailangan mo to kasi pag oras na huminga ka, magwa-fog yung visor ng helmet mo, so hindi ka na makakakita, no? Napakalaking problema mo yon pagka nag-fog. So kailangan nakataas ang yung visor. Pag naman nakataas ang visor mo, so malamig, so kailangan mo to sa tuwing tag-ulan. Kung gumagamitin mo man yung motor mo sa tag-ulan, kailangan mo to. Pero kung summer mo lagi ginagamit, kung alam mo namang hindi ulan, pag magra-ride ka, hindi mo na kailangan ito mga moto, no? So, meron siyang yan, extra chin guard curtain. Malapad, mas makapal. Ayan o, mas malapad. At mas makapal, mas makitid. So, siguro sa pang winter din to, no? Itong isa pang summer. Para mas pumasok yung hangin. And then, lagay mo natin sa gilid. Dahan-dahan, baka magasgasan. And then, ito pa. Yan, instruction manual. So yan, mga booklet nya. Ayan, instruction. Yan, makikita nyo dyan kung paano ilock. So yan, kung paano isabit ang helmet, kung paano ilagay, kung paano linisin. Nandyan lahat mga moto. Yung tag nya. Yan, so natanggal to kasi nasira yung ano. So tinanggal ko na lang. And then AGB silicone oil for visor mechanism. Yan, so dito yan, no. So may pakita ko sa inyo kung saan yan. So yun, may dalawang sticker. Tanang!
AGB yung malaki at saka yung maliit. Yan. Ang ganda nito pandikit sa motor. Lagyan muna natin dyan siya. Mamaya natin linisin, ayusin. And then, ito. Yan. So, itong silicone oil is, sabayon, dito mo ilalagay. Papatakan mo yan dyan. Once na matigas, no? Pag pinuksan mo, kung medyo matigas, kung hindi na smooth yung pagbukas, patakan mo lang yan, solve ang problema mo. So, ayan mga kamoto, siguro hanggang dito na lang, no? Ilang minuto ba? 16 minutes na. So, tingin ko, papaikling ko kasi may mayroong mga medyo kailangan i-cut para mas malinis yung video, no? So, ayan mga kamoto, hanggang dito na lang, no? So, salamat sa mga nagla-like, sa mga nag-share, sa mga nag-subscribe. So, yun. Subscribe kayo sa akin mga kamoto. Malaking tulong yan sa akin. So, kasi chine-check ko yung, ano, yung mga nanonood ng channel ko. Ang karamihan, hindi sila nakasubscribe. So, subscribe na kayo, please. Yun. Nagmamakaawa na. So, pero yun, mas maganda mag-subscribe kayo. Libre lang naman. Wala namang mawawala sa inyo. And then, sa susunod na vlog na lang, no, mga kamoto, sa moto vlog natin. So, sa ngayon, unboxing muna tayo ng helmet. So, ayun, tayo ka, mag-shoutout muna tayo, no? Shoutout muna kay Jeans Inution. Inution. So, hindi ko, Jeans Inution. Solid yan, solid mag-comment yan sa ano natin, sa page at saka sa YouTube channel natin. Solid. So, shoutout sa'yo, Pops. May R6 din siya. Maraming salamat, Pops, sa pagsuporta. Tapos kay Kirby Sangila niyan, pinsan namin niyan, kay Sunny Sangila. Solid din yung mga yan, solid supporter natin yan. Kay Legendary Gamer, so nagko-comment yung mga yan. Tapos, sino pa ba? Si Ian Tedrane, so may YouTube channel din yan. Dati, hanggang ngayon nagko-comment pa naman, siguro busy lang siya, pero nagko-comment yan. Kila Riomar, kila BJ, kila Bryl Moto, yan, kila ERU The Rider, kila Kuya Ramil, sa buong Pinoy Riders Club Milan, shoutout sa inyo. Sa mga nanonood sa akin, shoutout, maraming salamat. Shoutout sa nag-iisa kong mahal na mahal na asawa, no, si Carla. I love you, baby. I love you, Han. So, yun, salamat sa pagsuporta. Hanggang dito na lang. Ciao! Ay, by the way, so kung gusto nyo bumili pala ng helmet, no, mga moto, PM nyo si Motorace Gear sa Facebook. Meron siya nito. May available siya nito. So, PM nyo na lang siya kung paano makaka-order sa kanya, okay? Ciao!